Madaling araw pa lamang ay ginising at pinaghanda na ng binata si Feli. Para sa araw na iyon ay kickboxing at judo ang ituturo niya sa dalaga. Sa larangan ito kasi si nanay ni Felipe si Hunter. Kaya naman iniisip niyang ituro sa dalaga ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama-amahan. Dinala niya ang dalaga sa isang malaking private gym na pag-aari ng matalik niyang kaibigan. Katrabaho niya rin ito. Napakalaki ng gym na iyon kung kaya't kumpleto ito sa gamit. Natulala ang dalaga sa kanyang mga nakitang gym equipment. Ngayon lamang nakakita ang dalaga ng ganong kagagandang equipment. Oo nga, at nasubukan na naman niyang makapasok sa maliliit na gym na malapit sa kanilang lugar, ngunit kadalasan ay luma na ang mga iyon at puno pa ng kalawang. Pero iba ang nasa harap niya ngayon. Bagong-bago ang mga ito at para bang hindi pa nagagamit. Kaninong lugar na to? Sa'yo ba to? Tanong ng dalaga sa binata. Hindi, pag-aari ito ni John. Kaibigan ko at katrabaho na rin. Sagot ng binata, sa kanya inabot sa dalaga ang isang boxing gloves. Nagtataka man ay sinunod na lang ng dalaga ang nais mangyari ng binata. Dahil nabanggit ng binata ang tungkol sa trabaho nito, ay nagkaroon ng tapang ang dalaga na tanungin ang binata. Ano nga palang trabaho mo, Hunter? Bukod sa bantayan ako at alagaan. Tulad ng sinabi mo sa akin. Mahabang kwento, Feli. Di tayo nandito para magkwentuhan. Andito tayo para magsanay. Gusto ko mag-focus ka sa lahat ng ituturo ko. Masungit na sagot ng binata. Tss! Ang sungit talaga. Kala mo naman napakagwapo. Inis na bulong ng dalaga na narinig ng binata. Maldita! Tanging na ibulalas ng binata. Sinimulan niyang sanayin ang dalaga. Dahil laki ito sa hirap at palaging nasasangkot sa mga gulo sa lansangan, ay hindi na mahirap para kay Feli ang mga ganong bagay. Madali lamang niyang natutunan ang mga itinuturo ng binata. Lakasan mo pa, Feli! Isipin mo na lamang na kaharap mo ngayon ay mga taong gustong manakit sa mga mahal mo. Bulyaw sa kanya ng binata. Ibinuhos naman ng dalaga ang lahat ng lakas niya nang sugurin niya ang binata. Dahil sa puwersa ang inilaan ni Feli, sa ginawa niyang pagsugod ay nawala ng balance ang binata at di sinasadyang natumba ito. Natangay ni Hunter si Feli. Ngayon ay dalawa na silang nakahiga sa sahig ng boxing ring. Nakapaibabaw ang dalaga sa katawan ng binata. Hindi napigilan ng binata na titigan ang magandang mukha ng dalaga habang ito ay nakapikit. Nang dumilit ang dalaga ay nagulat ito dahil sa lapit ng mukha nila. Dinig na dinig ni Feli ang malakas na tibok ng kanyang puso at hindi siya pwedeng magkamali. Ganon din ang binata. Dinig niya at ramdam niya ang malakas na tibok sa puso ni Hunter. Nang makabawi ang dalaga ay agad itong bumangon. Oh, ano? Wala ka pala eh. Pagod na ako, umuwi na tayo. Para naman makapagpahinga na tayo. Bukas na lang natin ituloy ito. Nahihiyang sabi ng dalaga. Yep, tama ka. Bukas na natin ituloy ito. Good job for today. Sabay talikod ng binata. Naiwan si Feli na nag-iisa sa loob ng boxing ring na yon. Halos hindi na siya makahinga. Pagdating sa mansyon ay agad na nag-shower ang binata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang tensyong nararamdaman niya dahil sa nangyari kanina. Halos manigas siya nang maalala nito ang posisyon ng dalaga kanina. Hindi niya maitatanggi na attracted talaga siya sa dalaga. Noong una pa lamang na ipaalam sa kanya ang kanyang mission, ay nahumaling na siya rito. Iwinawaksi lamang niya ang nararamdaman ng malaman itong anak ng kanyang ama-amahan ang dalagang babantayan niya. Sa kabilang dako ay hindi pa rin mapakali si Feli. Kanina pa siya paikot-ikot sa kanyang kwarto. Pinipilit niyang matulog pero hindi niya magawa. Heist! Feli naman! Ang sabihing nauhulog na ang loob mo sa masungit na lalaking yon. Naku, alam mo namang hindi pwede. Magpinsan kayo. Nababaliw ka na ba? Bulong ng dalaga sa sarili.
Sa kalagitnaan ng pag-iisip ng dalaga, ay bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kapatid na si Trixie. Noong araw na may mangyaring masama sa kanyang lolo, apat ang anak ng kanyang lolo, at lahat ng apo ng matanda sa kanyang mga anak ay nabanggit ni Trixie sa kanya. Maliban na lamang kay Hunter. Kung hindi anak ni Tito James, Tita Viola, at Tita Emily si Hunter, edi kanino kaya siyang anak? Imposible namang anak siya ni Papa. Nagugulhang tanong sa sarili. Wala rin namang nabanggit si Trixie na kapatid nila ang binata. Isa pa, ay pansin rin niya sa kapatid na may gusto ito sa binata. Nakatulugan na lamang ni Feli ang pag-iisip kung kaano-ano ba niya ang binatang si Hunter. Kaya naman, kinabukasan ay maaga niyang kinausap ang kanyang lolo tungkol dito. Tutal ay hindi pagising ang binata. Lolo, may tatanong po sana ako sa inyo. Huwag niyo po sanang mamasamain. Oo naman, apo. Ano ba yun? Ano bang gusto mong itanong? Bakit parang napakaseryoso niyan? Lolo, si Hunter po. Apo niyo rin po ba siya? Matapang na tanong ng dalaga. Nagulat ang matanda sa tanong ng dalaga. Hindi iba ang turing ng kahit na sino man sa miyembro ng pamilya Abueva sa binata. Kaya nagtaka ito kung bakit ito natanong ng dalaga. Apo, si Hunter ay uli lang lubos. Kinupkup siya ng iyong ama. Panimula ng matanda. Nagulat naman si Feli sa isinuwalat ng kanyang lolo. Ikinwento ng matanda sa dalaga kung paanong napunta sa kanila ang binata. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Kung bakit, grabe na lamang ang pagprotekta sa kanya ng binata. Dahil malaki ang utang na loob nito sa kanyang ama. At kung bakit rin attracted ang kanyang kapatid na si Trixie sa binata. Tapos nang mag-usap ang matandang Abueva at si Feli. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin lumalabas ang kwarto niya ang binata. Kaya naman, nagpa siya ang dalaga na puntahan na lamang ito sa kwarto niya. Baka hindi pa ito gising. Ilang katok ang ginawa ng dalaga pero hindi sumasagot ang binata. Sinubukan niyang pihitin ng seradora ng pinto. Nang makita niyang bukas naman pala ang pinto, ay pumasok na lamang siya. Baka nga tulog pa ito. Ito ang unang beses na nakapasok siya sa kwarto ng binata. Napakalinis ng kwarto nito. Naka-organize ang lahat ng gamit. Ang bango rin ng kwarto niya. Malayang nilanghap ni Feli ang mabangong amoy ng kwarto ng binata. Nakita rin niya ang isang tsapa na nakapatong sa bedside table ng binata. Nagulat si Feli nang makita ito. Pulis si Hunter? Tanong ng dalaga sa sarili. Halos lumuwa ang mata ni Feli nang makita nitong lumabas si Hunter ng banyo. At tanging towel lamang ang nakatapis sa ibabang parte ng katawan nito. Ah! Malakas na sigaw ni Feli. Bastos! Sigaw muli ng dalaga. Ngayon ay nakataligod na siya sa gawin ng binata. Bakit ka ba lumalabas ang nakatawel lang? Tanong ng dalaga. Hoy, malditang babae. Baka nakakalimutan mong ikaw ang pumasok sa kwarto ko nang hindi ko alam. Natahimik na lamang si Feli nang mapagtantong may point ang binata. Hindi nga naman alam ng binata na naroroon siya. Nagulat ang dalaga nang itapon sa kanya ng binata ang towel na nakatapis rito. Ah! Napakabastos mo talaga! Maingay na sigaw ng dalaga. Hoy! Pwede ba? Huwag kang maarte. Tss! Sigaw na pabalik ng binata. Dahan-dahang tinanggal ni Feli ang kamay niyang nakatakip sa magkabilang kamay nito. Ngayon ay may damit at pantalon na ang binata. Tss! Pulis ka pala? Tanong ni Feli sa binata. Sabay ipinakita nito sa nakuha niyang tsapa sa bedside table niya. Oo, bakit? Pareho pala kayo ni Papa. Nang ama-amahan mo. Sagot ng dalaga. Nagulat ang binata sa sinabi ng dalaga. Hindi niya alam kung kanino ito nalaman ng dalaga, pero mabuti na rin yun para naman hindi na niya kailangan pang mag-explain dito.
Kung sakali mang malaman ng dalaga ang totoo niyang pagkatao, tumulak na ang dalawa para magpunta ulit sa private gym ng kaibigan ni Hunter. Ipagpapatuloy nila ang pagsasanay nilang naudlot kahapon. Samantalang seryoso namang nag-uusap ang mag-asawang Roman at Viola sa kanilang kwarto. Viola, honey, kailangan mong kumpinsihin ang papa mo para ilipat sa pangangalaga mo ang kumpanya. Pati na rin ang planta at ang mga tubuhan. Sayang naman ang pinaghirapan natin kung sa iba lang yun mapupunta. Sermon ni Roman sa asawa. Ano ka ba naman, Roman? Hayaan na natin si papang magdesisyon riyan. Sagot ni Viola sa asawa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Viola? Gusto mo bang walang matira sa atin? Sakim at gahaman yan sa yaman si Alicia. Alam mo yan, samantala ang bunso mong kapatid na si Emily. Wala namang itulong yan sa pagpapalago ng kumpanya eh. Puro lamang yan pagpapasikat at pagpapaganda. Ang anak ni James na si Jello, oo nga at magaling yun sa paghawak ng negosyo pero hindi yun dahilan para makahati natin siya ng patas sa mga ari-arian at yaman ng papa mo. Isa pa, iyan si Hunter. Bait-baitan, kaya paborito ng matanda. Alam kong may pinaplano ang sampit na yan eh. Nararamdaman ko. At dumagdag pa yung Feli na yan. Yung ba nararamdaman ang nararamdaman ko, Viola? Sa tingin ko, plano ng papa mo na ilipat lahat sa pangalan ni Feli. Ang lahat ng ari-arian niya. Alam mo namang paboritong anak nun si Felipe. Pag nagkataong na mangyari yung kinatatakutan ko, Viola, ako talaga ang gagawa ng paraan para makuha natin ang dapat ay sa atin. Galit na sigaw ni Roman. Hindi man lang nakapagsalita si Viola nang tuluyin na siyang talikuran ng asawa. Kinakabahan si Viola sa pwedeng gawin ng asawa. Kilala niya ang asawa. Tuso ito at handang gawin ang lahat para lamang sa pera. Maghapong inubos ni Hunter at Feli ang oras nila sa pagsasanay. Marami nang alam sa pakikipaglaban ng dalaga. Likas na rito ang pagiging mabilis niya. Dala na rin siguro ng karanasan niya sa buhay. Pagkatapos magsanay ay dumiretso na sa mansyon ng dalawa. Sila na lamang hinihintay sa hapagkainan. Kinakabahang lumapit si Feli sa kanyang lolo Lorenzo. Nagmano muna siya sa tatlong matanda at bumati sa iba pang naroroon bago naupo. Ganon din ang ginawa ni Hunter. San kayo nang galing? Napansin ko lang ilang araw na kayong palaging magkasama at wala sa mansyon. Ano ba ang inaatupag niyong dalawa? Diretsyang tanong ni Emily sa dalawa. Hindi naman nakasagot ang dalaga. Hindi niya inaasahan na pupulutanin sila ng kanyang tita. Inaasikaso lang po namin ang muling pagbabalik sa eskwela ni Feli. Malapit na po ang pasukan, kaya naman, kailangan na niyang maghanda para rito. Paliwanag ni Hunter. Nagulat naman si Feli sa ginawang palusot ng binata. Talaga ba, anak? Nakakatuwa naman. Mabuti yan. Para makatulong ka sa paghawak ng kumpanya at mga negosyo ng pamilya natin. Pagdating ng takdang panahon, plastic na sambit ng kanyang stepmom. Tama, para kahit papano ay magkaroon ka ng pakinabang sa pamilyang to. Bulalas ni Jello. Jello, ano ka ba? Palagi ka na lamang ganyan kay Feli. Saway ng matandang abueva kay Jello. Hayaan niyo na po siya, Lolo. Kung ang pang-insulto po niya sa akin ang magpapasaya sa kanya, ibigay na po natin sa kanya. Nakangiting saad ng dalaga. Pero apo. Lolo, huwag na ho kayong mag-alala sa akin. Kaya ko naman po ang mga salitang binabato sa akin ng aking pinsan. Tugon muli ng dalaga. Napangiti na lamang si Hunter. Muli nang nabubuhay ang natutulog na dragon sa pagkatao ng dalaga. Alam niyang hindi siya bibiguin ni Feli. Anak, sana ay magawa mong mapag-aralan ng mabuti at maayos ang paghawak ng mga negosyo natin. Saad muli ni Alicia. Alicia, hindi basta-basta ang paghawak ng kumpanya. Hindi porket na pag-aralan o pinag-aralan mo na, ay kaya mo nang gawin ng mahusay. Kung ganun lang naman ang kalakaran sa pagnenegosyo, Eddie, sana ay walang buwabagsak na kumpanya.
tatlo yung mga bigating negosyante at may pinag-aralan pa ang nasa likod ng mga yun. Alam mo kung anong kailangan? Talas ng isip at diskarte. Hindi kailangan ng kumpanya ang mga taong walang sapat na lakas na loob. Hindi kailangan ng negosyo ng ating pamilya ang isang taong hindi kayang manindigan. Mahabang litanya ni Roman. At sino naman sa tingin mo ang kailangan ng kumpanya? Ikaw ba, Roman? Natatawang tanong ni Emily kay Roman. Bakit hindi? Alam naman ng papa kung paano ako magtrabaho. Dedicated ako sa kumpanya. Halos ginugugol ko na nga ang halos 30 taon ng buhay ko sa kumpanya. At ni minsan ay hindi ko binigo si papa. Kung ating iisipin mabuti, iisa lang naman sa pamilyang to ang may kakayahang panatilihing nasa tuktok ang status ng kumpanya. At ako yun. Mayabang na sagot ni Roman. Tito, masyado naman ata kayong bilib sa sarili nyo. Hindi ba at maliliit pa lamang kami ay hinasa na rin kami ni Daddy sa paghawak at pagpapatakbo sa kumpanya? Sa murong edad ko ay malaki na rin ang napatunayan ko sa kumpanya. Sabat ni Ulysses sa usapan. Malakas na tumawa si Roman. Walang-wala ang mga napatunayan mong iyan kumpara sa mga ginawa at isinakripisyo ko para sa pamilyang to. At higit sa lahat, sa kumpanya. Sagot ni Roman. Ganun ba? Siguro nga tito. Pero hindi rin naman siguro patas kung sasabihin mong ikaw lang ang karapat-dapat na magpatakbo at mamuno sa kumpanya. Baka nakakalimutan mong nandito rin si Jello at Hunter. Magaling din sila sa paghawak ng kumpanya. Sagot muli ni Ulysses. Sinusubukang inisin ang tito Roman niya. Tama na yan. Hindi pa man ako namamatay ay pinag-aawayan nyo na ang mga may iwan ko, ha? Hindi na kayo nahiya. Hindi nyo na ako nirespeto. Malakas na sigaw ng matandang abueva. Saka ito tumayo at iniwan ang hapag. Naiwang tahimik ang mga tao sa hapag. Ni isa sa kanila ay walang kumikibo. Sinabi ko na, di ba? Magsisimula ng kumilyo sa mga kalaban. Uunti-untiin nila ang matanda. Sabi ng lalaking nasa kabilang linya. Kausap na naman ito si Hunter. Ngayon ay dapat na tayong magdoble ingat. Baka masalisihan tayo ng mga yon. Seryosong sagot ni Hunter. Pero mas dapat kayong magingat ni Feli. Tingin ko ay mainit ang mga mata sa inyo ng mga kalaban. Malakas na tumawa ang nasa kabilang linya. Dapat ka ring magingat, ungas. Paalala ni Hunter. Hindi nila alam ang tungkol sa akin. Baka nakakalimutan mong malinis at tahimik lang akong kumilos. Nangingiti na lamang si Hunter sa mga sinasabi ng kausap niya. Hanggang saan kaya ang itatagal ni Feli sa mundo ng mga abueva? Magawa kayang sabayan ni Hunter at ng lalaking kausap nito ang mga hakbang at plano ng mga sinasabi nilang kalaban at tuluyan na nga bang mahuhulog ang loob ni Feli kay Hunter ngayong alam na nitong hindi sila magkadugo? Patuloy natutukan ang 10 million for one night with a stranger.